natuklasang kayamanan sa ilalim ng dagat na tinawag na deuterium, at napagalaman niya na ang impormasyon tungkol dito ay totoo, na siyang labis niyang ikinatuwa, at sinabi niya kay Cesar Escoza na siya ang gagasto sa proyekto sa pagsipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat. Ngunit di niya alam na dumating na ang sukat ng panahon ng kanyang panunungkulan bilang pangulo, at siya ay pinatalsik sa bansa noong 1986. Yung pala dahilan, mga utol, no? Kaya hindi natuloy ang plano ni Ferdinand Marcos na i-explore yung deuterium gas dahil siya mismo pala ang magpopondo na. Kaya lang, yun nga, natapos na ang kanyang termino, pinatalsik nga siya, alam naman nating lahat yun. So sayang, bakit hindi ito itinuloy o napansin ng mga sumunod nating presidente? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Kamakailan lamang, mga utol, ay natopic na natin yung hinggil sa natural gas and oil reserve natin sa Liguasan Marsh at iba pang bahagi ng Mindanao. Meron din tayo pala sa Visayas region at saka sa Luzon, pero pinakamarami sa Mindanao. Okay, mga utol, eto naman ay yung deuterium gas na mas kilala sa tawag na fuel of the future. Okay? Na di umano, ayon sa mga eksperto, ay sagana daw ang karagatan ng Mindanao sa deuterium gas. Eto na ba ang magpapaunlad o isa sa magpapaunlad ng ating mahal na Pilipinas? Okay. Alamin na natin itong deuterium gas. Saan nga ba ito ginagamit? Paano nila nalaman na madami tayo nito o sagana ang ating karagatan sa deuterium gas? Alamin na natin. Karagatan ang isa sa mga halimbawa ng likas na yaman na may pinakamalaking pagkinabang sa pang-araw-araw na hanap buhay ng mga tao, mapaibabaw man o ilalim nito. Sakop nito ang halos 71% ang ibabaw ng ating daigdig, habang ang 29% naman nito ay binubuo ng mga kontinente at isla. Pero alam nyo ba na meron pang isang likas na yaman na tanging sa kailaliman lang ng karagatan ng Pilipinas matatagpuan? At ito ay tinatawag na deuterium gas o kilala rin bilang heavy hydrogen. At ngayon ay malawak itong kilala sa buong mundo bilang fuel of the future. Ang deuterium ay walang kulay, walang amoy, hindi nakakalason, diatomic at nasusunog na gas. Ito ay madalas na ginagamit sa nuclear power, fusion power, deuterated optical fibers, deuterated lubricants, lasers, light bulbs at annealing semiconductor rim. Kaya siya tinawag na fuel of the future, mga utol, no? Hindi siya nakakalason at flammable ito, no? Natukoy ang Pilipinas na may pinakamalaking halaga ng deposito ng deuterium sa mundo sa isang lugar na kilala bilang Mindanao Trench na bahagi ng karagatang Pasipiko sa labas lamang ng baybayin ng Siargao Island. Ayon naman kay Dr. Anthony Halog, isang Filipino scientist na nagtatrabaho sa Sustainable Technology Office ng Institute for Chemical Process and Environmental Technology, ay inilarawan ito ng Philippine Trench ang pinakamalaki sa buong mundo na may habang 868 miles, lawak na 52 miles at 3 miles naman ang lalim nito. Tayo ang pinakamalaki na meron deuterium gas sa buong mundo. Yung nasasakupan nating karagatan, mga utol, no? Eh magandang balita ito. Tuloy na natin. Katumbas ng 10 kilometro below sea level. Sinabi ni Dr. Halog na ang potensyal nitong ekonomiya ay humigit kumulang 12 barrels kada araw na may presyong 7 dolyar kada bariles o katumbas ng $84 million kada araw o $30.66 billion bawat taon. Sapat na ito para mabura na ang lahat ng umiiral na mga dayuhang utang ng ating gobyerno sa isang taon. Grabe yung kikitain kung sakaling ma-explore ito at ma-refine, no? At mailagay sa merkado, mga utol. Kailan kaya ito sisimulan? Sana ay tinututukan na ito ng ilang sangay ng ating gobyerno, no? Para naman, 'di ba? So sabay-sabay na para isang ataw yung pag-unlad natin kung sakali man. Hindi pa man ngayon, pero doon sa mga susunod na henerasyon, maaari sila'y makinabang at matapos na ang paghihirap ng ating bayan na nararanasan natin dito sa ating bayan, 'di ba? Tuloy na natin. Ayon sa kita sa foreign exchange. Pero paano nga ba na minungkahi ang deuterium dito sa ating bansa? Sa aking pagsasaliksik, mga amigo, ay nakakuha ko ng isang detalye na tumutugma at sasagot sa ating katanungan kung paano na minungkahi ang deuterium dito sa ating bansa. Well, ganito. Noong
panahon na si President Ferdinand Marcos pa ang Pangulo ng Pilipinas, ay nangarap siya na yumaman ang ating bansa, kaya nag-isip siya ng mabuting paraan at sumagi sa kanyang isipan na tumawag ng mga siyentipiko dahil may ipapahanap siya sa ilalim ng lupa at ilalim ng tubig. At ang dumating ng mga ito, ay kinausap niya at inutusan ng mga ito na maghanap sila ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa at ilalim ng tubig. At ang dumating ng panahon na bumalik na ang kanyang mga inutusan mga siyentipiko para magbigay ng impormasyon sa kanyang ipinapahanap. At isa na dito ay si Cesar Escosa. Nakita niya umano ang deposito ng deuterium na nasa Philippine Trench sa probinsya ng Surigao, parte ng Mindanao, na may habang 868 miles, lapad na 52 miles at 3 miles ang lalim nito. Grabe ang laki mga utol at panahon pa pala ito ni Marcos, ni Ferdinand Marcos, no? Pinatingin niya talaga sa mga siyentipiko, no? Dapat nasimulan na to, no? Noon pa, ano nangyari dito? Bakit hindi ito tinutukan ng ating gobyerno? Eh, malaking industriya ito at ito'y isa sa tugon sa kahirapan natin, no? Malaki may bibigay nito sa ating ekonomiya, mga utol, di ba? Kahit alam ko kayo, eh, sasang-ayon kayo sa sinasabi ko. Pero syempre, aminin natin na hindi ito ganun kadali i-explore o kuwain. No? Malaking budget ang kailangan. So, dapat may mga kapital dito. Pero hindi pa rin imposible na tayo'y makakuha ng mga, ayon na nga sa mga eksperto, di ba? Maraming bariles na makukuha. So, sapat para bayaran ang utang ng Pilipinas. So, uunlad talaga tayo, malaking bagay o malaking maitutulong nito sa ating ekonomiya. Ang umiikot na deposito ay 85 million bareles kada araw. Sinuri ulit ni President Marcos ang balita tungkol sa natuklasang kayamanan sa ilalim ng dagat na tinawag na deuterium at napag-alaman niya na ang impormasyon tungkol dito ay totoo na siyang labis niyang ikinatuwa at sinabi niya kay Cesar Escosa na siya ang gagasto sa proyekto sa pagsipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat. Ngunit di niya alam na dumating na ang sukat ng panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo at siya ay pinatalsik sa bansa noong 1986. Yung pala dahilan mga utol, no? Kaya hindi natuloy ang plano ni Ferdinand Marcos na i-explore yung deuterium gas dahil siya mismo pala ang magpopondo na. Kaya lang, yun nga, natapos na ang kanyang termino, pinatalsik nga siya, alam naman nating lahat yun. So sayang. Bakit hindi ito itinuloy o napansin ng mga sumunod nating presidente? Gusto ko malaman ang inyong mga opinion dito mga utol. Paki-comment na lang sa ating comment section at iwasan natin mag-away ha. Tuloy na natin. Ang pagkatalsik ni Pangulong Marcos ay labis na nang hinayang si Cesar Escosa. Tama. Dahil hindi natuloy ang kanilang plano. At sa hangad niyang ipagpatuloy ang nasabing proyekto ay ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian para may pamasahe at panggasto siya papuntang Amerika para maghanap ng investor. At di nagtagal ay nakakita si Cesar Escosa ng Amerikanong investor noong taong 1987 sa panahon na ni Pangulong Cory Aquino. Nagtungo dito sa Pilipinas ang Amerikanong investor upang mag-survey sa Surigao at doon nga ay napag-alaman niya na totoong may deuterium sa ilalim ng dagat ng Surigao. Kaya tagad kinausap ni Cesar Escosa ang gobyerno ni President Aquino tungkol sa gagastusin ng Amerikano sa pagsipsip ng deuterium. Nagkaroon sila ng kasunduan na 40% sa Pilipinas, 40% sa investor at 20% sa labor at maintenance na napagkasunduan noong taong 1987. At nang matapos na ang kasunduan ay bumalik na ang Amerikano sa Amerika para ihanda ang mga gagamitin sa pagsipsip ng deuterium. At pagkaraan ng ilang buwan ay bumalik na sila sa Pilipinas dala ang mga kagamitan at mga inhenyero na mag-asikaso at mamahala sa nasabing proyekto. Doon ay nagsimula na sila mag-install ng malalaking tubo na gagamitin sa pagkuha ng deuterium. Ngunit dahil sa lakas ng agos ay nasira at natangay ang kanilang mga gamit. Kaya't sinabi ng mga engineer sa kanilang amo na di makayanan ng mga kagamitan ang lakas ng agos ng tubig. Kaya't dapat ay submarino ang magsipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat. Sa ganitong kadahilanan ay muling nakipag-usap si Cesar Escosa at ang foreign investor sa gobyerno ni President Aquino upang baguhin ang napagkasunduang kontrata dahil napakamahal ng submarino at ang gusto nilang hatian ay 30% sa Pilipinas, 50% sa foreign investor at 20% pa rin sa labor at maintenance. Inulit yung kasunduan, no? Yung kontrata mga utol, 30% na lang mapupunta sa atin. So, dahil nga sobrang laki ng gagastusin, parang ganon. Pero 'di ba? Ano nangyari? Tuloy na natin. 50% sa foreign investor at 20% pa rin sa labor at maintenance. Ngunit di pumayag ang Pilipinas sa ganong kasunduan kaya tumuwi na lang ang investor pabalik sa Amerika at ang deuterium ay tuluyan na ring nabura.
Yung pala yung dahilan, no? Kaya hindi natuloy dahil hindi nagkasundo sa hatian. Okay, yun lang, no? Siyempre, mga investor siya, no? Kailangan yan, ang gusto niyan, kumita. So, sa tamang pag-uusap, sa tamang kontrata, eh matutuloy ito. Sana ito'y matingnan o masilip ng ating bagong presidente na si Bongbong Marcos dahil ito pa naman ay ito isa sa mga nabinbin na proyekto ng kanyang ama, no? Maganda-ganda ito, mga utol. Malaki maitutulong sa atin ito. Ngunit kailangan nga makakita ng investor na ayun, yung hindi tayo sasakalin sa hatian, no? Lugi naman talaga. Kaya naman hindi pala pumayag ang ating gobyerno. 50-30 eh sa atin manggagaling yung ano, yung mina. Pero sa kanila nga yung kapital. So dapat man lang at least, no, mga 35, no. Pumayag. Tumawad pa eh, no. Pero yun. Siguro yun nga yung dahilan, yung hindi pagkakasundo sa hatian. Nakikitain. Tuloy na natin. Pero alam niyo ba na sa isang panayam kay presidential aspirant Bongbong Marcos ay pabor siya sa exploration ng Jitterium dito sa ating nice bansa? Spot. Well, panoorin natin ang kanyang komento tungkol dito. Partner, I remember in 2018 I had a conversation with Mrs. Imelda Marcos. Mm-hmm. At nabanggit niya na naniniwala siya na meron deuterium dyan sa Pacific Ocean. So I'm gonna ask you the same question. Geotherium. Do you really believe that there is geotherium in our... Well, that's not a question of people. It's been established that especially kasi yung sa malalim, nandyan yung Marianas Trench sa atin, nandyan yung sa, what, 7 kilometers deep. That's established that it belongs there. Yeah, it belongs there, that it exists in those places. But it is something that we will use for a hydrogen-based energy economy. It will take time. For the future, siguro, pwede natin tignan na mabuti yan. Kasi hydrogen is very clean, very green. Ang waste ng deuterium, pagka gumawa ka ng hydrogen, ginamit mo yung hydrogen, ginawa mong fuel cell, ang lumalabas dyan is tubig. So walang carbon emissions, kaya't malinis. But that's for the future kasi it will require the same infrastructure that we now have for gasoline and for for diesel and for PNG and LPG. All of these systems now took over 100 years to establish. Kailangan mag-re-adjust tayo. But I think because of the concerns with global warming, doon talaga tayo papunta. At the time will come that we will start to shift to other alternative fuels, the greener fuels, and become a greener economy. We will have a greener system of energy. Nagsimula na mula nung COP26 na nag-meeting sa Edinburgh. Na pinagbinawasan yung paggamit ng coal. Okay, mga utol. So ang agandahan sa deuterium gas, mga utol, hindi toxic waste yung inilalabas niya, no? Wala nang toxic nga eh, tapos walang amoy. Kaya malinis, no? Kaya according kay President Bongbong Marcos papunta na tayo doon. Okay, mga utol. So magandang ano ito, kaya lang magandang balita ito, kaya lang ayon rin sa kanya na medyo matagal talaga ang paggawa kasi mag-a-adjust ng mga equipments, ng mga dapat gamitin, 'di ba? Para ma-explore ito ng maayos. 'Yun. So matagal, pero kapag sisimulan, syempre, sabi ko nga, yung mga susunod na henerasyon natin, yung siyang makikinabang. Okay? Dahil kinukonsider nga rin nila yung global warming. So kailangan hindi na tayo gagamit yung coal, no, sa pagkuha ng enerhiya, no? Tapos yung mga iba pa. Okay, mga utol, so natural ito. Tuloy na natin. Ang problema, walang kapalit na renewable. Kaya tumaas ang presyo bigla. Aba. Kaya bumalik na naman ng konti, dinagdagan na naman ng coal fire, ng kuryente na galing sa coal fire. At kaya kailangan talaga natin babalansehin lahat yan. That's why deuterium is still very attractive attractive resource para sa atin because hydrogen has been established as a clean alternative, a greener alternative to fossil fuels. So yes,
Yung mother ko talaga malayo mag malayo talaga mag-isip yun. She's very forward thinking. So that was her thinking when she started to show an interest in the deuterium deposits that have been established around the Philippines. Well, kung ikaw ang tatanungin. Nakakatuwa rin talaga si Bongbong Marcos sumagot sa mga interview, no? Talagang alam niya, no? Inaalam niya ng detalyado. Okay? So alam natin na mahusay ang ating presidente, matalino. Okay? Kailangan na lang natin siya suportahan sa mga gusto niyang gawin sa Pilipinas para sa ating pag-unlad, tuloy-tuloy na pag-unlad. So syempre, hindi naman sa kanya nagtatapos yan. Kailangan yung kasunod niyang presidente, ipagpapatuloy ang kanya nasimulan. So tuloy-tuloy lang para dumiretso ang ating pag-angat. Ganun lang yun. No? Kayo mga utol, hanggang doon lang muna, anong masasabi ninyo sa deuterium gas? Ito na ba ang sagot? Isa sa mga sagot sa kahirapan ng ating bayan? Gusto ko malaman ang inyong mga komento hinggil dito. Ako'y nagpapasalamat at muli sana ay nag-enjoy kayo at meron kayong bago natutunan. Muli ako si Target Akilis in behalf of the Real South Production. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kayo mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat.